Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. And I hope na habang pinapanood nyo ito, nasa maayos na kalagayan kayo, no? And of course, mentally, physically, emotionally, no? I wish na lahat ng mga sumusubaybay sa atin nasa maayos na kalagayan, syempre, no? And if this is the first time na napanood yung channel ko or napunta kayo sa channel ko or nakapanood kayo ng video ko, magandang araw sa inyo. And I believe it's for a reason why you're able to watch this video. Bakit napunta sa feed mo ito or nakita mo sa YouTube recommendation, ano, algorithm. Anyway, may mga subscribers tayo and followers sa ating FB page na ATTY Elvin, and sina-shout out natin yung mga ano natin, mga followers natin, subscribers, no? Lagay muna natin sila dito, mga masugid na taga-subaybayan, no? So sa mga hindi natin subscribers, I think it's time for you to subscribe na rin kasi para ma-update kayo sa mga new uploads natin. And hit the subscribe button and of course the notification bell para at least ma-update kayo whenever we have new videos. Kasi right now, ganitong meron tayong long weekend, most likely marami tayong magagawang videos, no? And not only that, although marami tayong mga pending tasks on the legal side, dahil marami tayong kasong ina-attend, no? We have a lot of hearings coming up this November, first to second week. Iipon tayo ng mga videos na kahit mabakante tayo sa ating mga uploads, meron tayong mapapanood, no? Madiscuss ng mga topics. Anyway, before we proceed, I will show yung ating ano din, YouTube rules. Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa tanong ng isang subscriber natin ay about sa closure. Kapag nag-close ba yung company, may separation pay daw ba siya? No? Again, ang tanong natin dito kasi anong klaseng closure ba yan? No? Anong dahilan? No? So, yan ang magde-determine kung may separation pay na ibabayad sa empleyado o wala. So in short, ang pag-uusapan natin closure na merong kinalaman sa losses, closure na may walang kinalaman sa losses, closure na merong losses pero hindi severe, yan closure na severe financial losses na ang dahilan, ano? Yun ang i-discuss natin. Pero bago tayo mag-discuss, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules nandito. Okay, balik tayo dun sa ating discussion. Ang tanong ng ating subscriber, kung meron bang separation pay kapag nag-close ang company, well, does not necessarily follow na merong separation pay. Kasi nga, if you look at Article 298 of the Labor Code, napalagay dyan na kailan binibigay ang separation pay. Sabi ng ating Labor Code, Article 298, separation pay binibigay one month per year of service. Minimum of 1 month kapag merong installation of labor saving device, merong redundancy. Ibibigay yung 1.5 month per year of service, minimum of 1 month per year of service. Kapag hindi naman nagkaroon ng mga year of service, minimum lagi 1 month, no? So 1.5 month per year of service kapag merong retrenchment, no? And or merong closure. Not due to financial losses. Malinaw ang nakalagay dyan sa Article 298. Yung closure na may separation pay na 1.5 month per year of service, minimum 1 month per year of service, minimum 1 month equivalent, no? Applies only kapag not due to severe financial losses. So it follows na kapag due to severe financial losses ang closure, then walang separation pay. Ang legal basis dyan is
North Davao Mining case versus NLRC, tsaka yung Reyes versus NLRC, and later on yung mga Jaka Foods, ano, Jaka Foods case, nag-invoke din ang Reyes versus NLRC under the same doctrine. Now, ang tanong kasi lagi, kapag nag-close yung company, ano bang dahilan? Ang dahilan probably yung may-ari, mula ng ganang magnegosyo, no? Naisip niya na lang na probably mag-venture, mag-employment. May mga kakilala akong ganyan eh, na hindi na nagnegosyo, yung kanyang outlet, ibinenta na, iniwanan na, sinarado na, mga ganon, tapos nag-abroad na lang, no? Namasukan sa abroad. So, pagka ganun, walang kinalaman sa losses. Ha? Pag walang kinalaman sa losses, yung Article 298 mag-a-apply na 1.5 month per year of service. Kapag wala namang years of service na pinag-uusapan, laging 1 month equivalent ang kanyang pay. Halimbawa, 20,000 yung sweldo ng isang empleyado. Kapag naka 5 years siya, the 20,000 divided by 2, 10,000 times 5 years, that's 50,000. Kapag halimbawa wala siyang 1 year, doon mag-a-apply yung 1 month per year of service. So, 1 month equivalent, mali. Doon mag-apply ang 1 month, hindi yung year of service. Ah. Doon mag-apply yung 1 month minimum. So, kaya niyan, kung 20,000 per month siya, wala namang, hindi naman naka-accumulate ng years of service, then 1 month na ibibigay sa kanya, which is 20,000. No? So, ganun ang nakalagay doon sa batas natin. So, closure na walang kinalaman sa severe financial losses. Halimbawa naman may losses pero hindi naman severe financial losses ang character ng kanyang loss. Halimbawa loss na negligible lang naman pero because of that nag-close, liable pa rin sa employer na magbigay ng separation pay. So halimbawa, ang company, ang ano niyan, ang kinikita lagi niyan eh 10 million a month, ano? Tapos ang losses niya nung nag-close siya nasa 500,000 lang total for the year. Then negligible 'yan, ano? So, hindi severe financial losses yan, although that's a loss, but that is not severe financial loss, so liable siya for payment of separation pay. 1.5 month per year of service, a minimum of 1 month in any case, kapag hindi naka, wala tayong bibilanging years of service. Now, the story is different. If yung loss na pinag-uusapan natin is severe financial losses, just like what happened in the case of North Davao Mining case versus NLRC, Reyes versus NLRC, kasi nga, sabi dito, you cannot extract blood from a dry stone. Sabi ng Supreme Court, ibig sabihin, wala ka na mapipiga eh. Severe financial losses na nga, di ba? So, again guys, ang losses na pinag-uusapan natin dito, maging vigilant tayo kasi hindi lang ito yung losses na losses na may patunay, na may proof na in the form of audited financial statements na makikita mo nyo naman yan na naka-file sa BIR yan, may tatak ng BIR kasi audited nga siya, mayroong certification ng auditor, no? Audited financial statements as against yung loss na claim lang ng employer para makapag-terminate ng walang liability for labor. Tawag ko doon loss-loss lang, no? Hindi totoong losses, no? Loss-lossan lang nangyayari dyan, no? So maging vigilant tayo. I will discuss that in a separate video kung paano natin malalaman yung mga ganyang palusot ng mga malokong employer, no? In the meantime, ito dito nagtatapos ang ating video about the question whether or not ang employer ay liable for payment of separation pay whenever it closes the business. And there you go guys, that's my answer, that's my discussion, and I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends, your family members, your colleagues, your relatives, your managers, your boss, whatever, no, anybody who you think will benefit from the information that we share here. Again, be reminded that we are not advocating for any sector, we're not for employer, we're not for employee. We just share information the best that we know, the best that we can from the knowledge that we know. And of course, from the bottom of my heart, no, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next one. Bye-bye and God bless.